Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating daily devotional sharing atid sa inyo ng The Living Epistle, Metro Manila Hills Satellite Church. Nandito po ang inyong lingkod si Pastor Ruel Mercader upang maghatid sa inyo ng magagandang balita sa araw na ito. Pero bago po ang lahat ng yan, naanyayan ko po ang bawat isa, tayo po ay manalangin. Yes, O God, Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito na nilikha niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa isang magandang araw, magandang magdamag, Lord, na tunay nga binigay niyo sa amin, na kami iningatan niyo, binabayan niyo, at tunay nga nilikha niyo ang pagkakataon na ito upang mag-aral lang yung mga salita, O God, Lord, na gagamitin po namin, dadalhin po namin sa maghapon na ito upang sa gayon magkaroon po kami, Panginoon, ng kagalakan sa aming puso, hatid ng bawat pangako niyo, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming maraming salamat. Dalayan ko, Panginoon, na buksan niyo po aming puso at isipan upang, Panginoon, tumanggap ng iyong mga salita at maintindihan po namin ang iyong sasabihin sa amin sa oras na ito. Maraming maraming salamat po sa ilat ng papuri at sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, ang ating topic po sa mga oras na ito ay magmumula po sa Acts chapter 16 verse 25. Tama po ba? Amen. Praise God. So sabi po dito, but at midnight, Paul and Silas was praying and singing hymns to God and the prisoners were listening to them. This will be the reading of his word. So kung titignan natin sa ating binasa, ito isang scenario between Paul and Silas nung panahon na sila ay nagmi-ministeryo sa ating Panginoon, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tunay nga, hindi madali ang kanilang pinagdaanan sapagkat nung mga panahon na yun, sila ay dumaranas sa persecution. At dahil sa sila ay persecuted, okay, ang bawat disipulo ng Panginoon, they were persecuted. At isa na rin po ditong na-experience po nila Paul, Silas, ang pagkakataon sila ay dakpin. Okay? At kinulong. At dito nangyari ang pagkakataon na ito. Okay, na sila na-imprison. Pero pansinin natin, sa kanilang pagkakakulong. Amen. Alam ko, di madali ang makulong. Sino po na ba nakaranas sa inyo na makulong? Yan. Sabi kong makulong, yung kulungan sa bilangguan. Tama pa? Di madali yun. Kasi samot-samot tao yung makasama mo. Iba't ibang mga puro ng krimen ang nagawa nila. Nakakatakot. Tama ba? At isa pang nakakalungkot na bagay, hindi magandang lugar yun. Tama po ba? Pero makikita natin, dito kala Paul and Silas, alam nila kung saan paghuhugutan yung kagalakan na meron sila para mapapurihan nila ang Panginoon. Tama po? Hindi dahil doon sa lugar o taong kasama nila, kundi sa ating Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Kasi bakit? Mahalaga po yan. Lalo na sa panahon na ito, marahil hindi ka nakakulong sa bilangguan, pero nakakulong ka naman sa sitwasyon ng iyong buhay. Amin, katulad niyo, COVID-19, nakakulong ka, walang trabaho, nakakulong ka sa mga sirkumstansya, mga tao nagkakagulot, di alam kung saan bukuha o dadampot, alam mga pangailangan. At ang mga tao nakakulong saan? Sa iba't ibang sitwasyon, sa depression, kaya nakakalungkot. Tayo sa DOH, ay tumataas yung depression or mental disorder meron tayo sa ating bansa Pilipinas dulot ng COVID-19. Sila'y nakakulong. Diba? Yan yung mga kulungan ng iba't ibang tao sa kasalukuyan. Kaya kung ibabase mo yung kasalukuyan mo sitwasyon dyan sa mga pinagdadaanan mo o kakalagayan mo, hindi ka makahuhugot ng tunay na kaligayahan. Amen po ba? At ang tunay na kaligayahan, katulad ni Paul at Silas, hindi nila doon hinugot sa sitwasyon. Hinugot nila ito mula sa ating Panginoon na pinagbumulan ng tunay na kaligayahan. Sabi nga po dito, your joy as a Christian should not depend on your circumstances. Yan. So, hindi po dapat nakadepende yan sa sitwasyon na meron tayo. Because joy comes from God. And therefore, it is cannot be affected by what is outside of you. So, dapat di ka naepektuhan nito.
alam ko di madali kung titignan yung mga physical ng mga mata, hindi madali kasalukuyan natin pinagdadaanan, pero kung itutuon mo yung attention mo sa ating Panginoon, matatagpuan mo ang tunay na kaligayan. You will have that peace in your heart na ano mas sitwasyon na meron ka, tunay nga makakahugot ka ng kapayapaan at mapapapurihan mo ang kabutihan ng Panginoon. Makukuha mo papurihan ng Panginoon dahil sa kabutihan niya. Katulad ni Paul and Silas, hindi sila nakatingin sa sitwasyon. Nakatingin sila sa ating Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Dahil doon, nakita natin, karoon sila ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng tunay na pagsamba sa Panginoon na in spite the midst of persecution, in spite ng kanilang sitwasyon, sila nakakulong, nakuha nilang pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon. At dahil doon, kung ating tutuloy ating pagbabasa, kumilos ang Panginoon. Amen. Naranasan nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Gusto mo maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon? Yan, kung sabi mo, oo kapatid, gusto mo ba ng kaligayahan, tunay na kaligayahan, kasiyahan? Kung ang sagot mo, oo kapatid, sa Diyos lang matatagpuan. Ituon mo yung mga mata mo, hindi sa sirkonstansya, kundi sa ating Panginoon na mahigit na kakayanan, bigyan ka ng tunay na kasiyahan sa iyong puso. At sa gayon, lahat ng bagay na iyong pinagdadaanan, maharap mo ng may kaligayahan. Kaya ngayon mga kapatid, nanya kita na ano mang sitwasyon na meron ka sa iyong buhay, bigay mo sa Panginoon. Mas magiging madali kung ibibigay mo yan sa Kanya. Kasi, pag binigay mo sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapangyayangahan, bibigyan Kanya ng tunay na kapayapaan, kahit sa lahat, kaligayahan. Tunay na kaligayahan na nagmumula lang sa ating Panginoon. Sige, sa mga oras na ito, hiniyaya kita kapatid na manalangin. Yes, O God, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, sa iyong bawat salita na aming nakuha at nagtagpuan mula sa inyo. Natunay nga, Panginoon, ang masintuos circumstansya na meron po kami. Hindi po kami babadala, O God. Kami titingin sa kabutihan niyo, Panginoon. Kami titingin sa kaya niyong gawin, Panginoon. Ang aming Panginoon, pag-asa ay matatagpuan sa iyong tunay na kaligayahan, matatagpuan lang namin. So, kaya, Panginoon, we trust you. And we believe and we are placing our hope, Panginoon, and trust in you, O God, Lord, sa mga oras na ito. Nadalain ko sa mga tao, batang nakikinig, O God, dalain ko, Panginoon, na puspusin niyo po sila ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa inyo. Bigyan niyo sila ng kaligayahan, Panginoon, nanggagaling sa inyo. Spite of the midst of circumstances na meron po sila, Lord, hayaan niyo, Panginoon, matagpuan nila po kayo, O God. Bigyan niyo sila ng kapayapaan, kaligayahan. Maraming salamat po sa mga oras na ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At kung na-bless ka sa mga oras na ito, patuloy namin kayong inaanyahan na makinig from Monday to Saturday sa aming daily devotional every at 10 a.m. in the morning. Amen. Kung gusto pa ma-inspired, mag-grow sa ating Panginoon, sa malaking bagay, tulong yan na ginagawa ng ating church para po sa inyo. At ini-invite din po namin kayo to celebrate with us every Sunday. Amen. On our online live streaming Sunday celebration at 2 p.m. dito po sa ating Facebook page. Amen. And enjoy! At pag-invite ka, amen, to celebrate with us. At tinihingi ko rin po na isubscribe po natin ang ating YouTube Church YouTube channel. Okay, so subscribe po tayo at don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa iba't ibang videos na i-upload po natin. At yun lamang po, hanggang sa muli po, pagpalain kayo ng ating Panginoon.